Chicago mates, Glad you're back on the channel, and whether you're new or regular viewer, I'm so happy that you're here. In today's episode, samahan nyo kami ni Dan kasi pupuntahan namin yung Anlis Sangyupsal dito sa BGC. So bago siyang bukas, if you're into it, gusto mong matry, curious ka, gusto mong magsangyupsal, then keep on watching and hit the subscribe button and notification bell as well so you never miss an episode. So, naglakad lang kami from our office to stop over BGC. And for you na curious, sangyupsal, or K-barbecue lovers, there's new premier sangyupsal brunch here sa BGC Stopover located sa second floor, just opened last November of 2023. The best part is, there's no long crazy lines or crowds yet, maybe for now. Kasi bago pa at di pa nadidiscover masyado. So, ayan na, glam mates, malapit na tayo. Well, actually, good thing sa mga night shifter kasi walang masyadong tao. Especially if you're into sangyupsal talaga. And guess what? Yung pupuntahan natin, siya yung parang pinaka-favorite ko sa lahat ng napuntahan ko na sangyupsal because yung meat nila, premium, Anlis side dishes, Anlis iced tea, Anlis cheese, and yun siya. Yan, diba? So, yun ang secret. Pumunta kayo dito pag madaling araw, walang tao. Pumunta kami around 2 a.m. and as you can see, konti lang ang customers at di na kami pumila, diretso na agad sa table. Here, they have all-day promo which is yung Anlis Mix, Chicken, Pork, and Beef which costs 648. Same with Anlis Shabu Shabu. If ayaw mo ng beef, meron Anlis Pork and Chicken, that's 598 pesos naman. If you like both Anlis Mix and Anlis Shabu Shabu, that will cost you 748 pesos. We went for Anlis Mix since gusto namin ng pork and beef but they've got chicken too if that's your preference. We requested for plain beef and pork and we don't like anything marinated. If you need anything, there's bell button to call their attention and QR if you want to scan their menu and promo. May lang rin. Lang rin. Tingin isa lang yun. Uy, ang sarap dito, Gla. Ito. Tofu. Ay, tofu. Yeah, I like the tofu. Favorite ko na siya. Ah, paras tayo ng favorite. Very nice tong brunch na to because the tong, chopsticks, spoons, and forks and the like nasa drawer na ng table. No need to wait or ask for it. Plus, merong wall, may privacy. And if you haven't given Premier Sangyupsal a shot, I would suggest you try it. This might be your go-to Anlis Sangyupsal place. They serve Anlis meat, side dishes na napakadami, soup, steamed egg, rice, cheese, and iced tea. My personal fave from the side dishes? Of course, tofu and fish cake. First set of orders sa meat. Ready na si Dan magluto. At perfect tong banding, chikahan while eating. At kung gutom ka na, mag-soup or side dishes ka muna while waiting na maluto ang meat. If rice eater ka naman, no need to worry because it is unlimited too. At sana, glamates, hindi ako makopyright sa video na to. Or else, isisisi ko talaga kay Tay-Tay. Ayan, glamates. So, reason as to why favorite ko dito sa premiere because Anlis yung mga side dishes. And bagong bukas kasi ito, so may mga bago akong nakikita na wala dun sa napuntahan ko na. Like, favorite ko is yung, what you call that ban? Ano, tofu. Ang sarap. And then, we're waiting for the soup. And then, yung egg. Nakalimutan ko na ako anong tawag dun. Tapos, ayun, merong parang salad dun. Wala yun sa iba. Super duper. Anlis to, and then Anlis iced tea, everything actually. So yeah, and the meat, super premium, well, from the name itself, premier, diba? And dito meron silang parang malinto or meatloaf. Dito sa napuntahan ko, walang ganyan. Dito meron. And I'm used to plain lang talaga. Hindi ako umorder ng marinated. Kasi para iwas din na, alam mo yung mabilis na masunog. This one, yung plain dito.
bromates. So if you're craving for samgyupsal ng madaling araw, this is the place to be. Tignan nyo naman. Oh. Walang tao. So anong masasabi mo naman, Dan? Although, this is not our first time ha. So meron pa sila dito pala. Extended. Sabi niyo sa na ano? Three times. Na place nila. Not our first time sa premiere. Kaya sinasabi ko na favorite ko siya. Actually, it was introduced to me by my friend. And then, yun na-compare ko. I've been to few restaurants ng samgyupsal. And parang premiere yung nag-stood out for me. At ang labo ko. Kasi walang masyadong ilaw dahil nga madaling araw. Ano oras na nga? It's 4 a.m. Yun. So again, sabi ko kanina, perfect to sa mga night shifter because syempre, konti lang yung kumakain ng samgyupsal. And yung mga employee, 1 hour lang yung lunch, diba? So hindi sila mag-a-attempt na pumunta dito kasi hindi sulit. Maganda to siguro kapag out, like 6 a.m. So yun yung almusal mo agad-agad, diba? Heavy kung bet mo yon. But anyway, yeah, sabi ko nga kung nag-crave ka in the middle of the night, madaling araw, dito ka pumunta. They're open 24/7. Yes, unlimited lahat. You have iced tea. Kasi sa ibang samgyupsal na napuntahan ko, hindi only yung iced tea or let's say walang iced tea, ganon, water lang. Tapos yung iba naman, may bayad yung cheese. Dito only cheese. And ang daming side dishes at ang ganda ng quality ng beef nila. So I'll be back kasi bababa na kami sa escalator, baka ma-aksidente ako. See you guys later, glammates. So, ayan, malinaw na ako ulit. Sorry na, glammates, kasi 'di ba, para makita niyo din yung dadaanan niyo in case pumunta kayo dito ng madaling araw. And if gusto mong mag-try ng ibang restaurant, meron din dito. Nakita niyo merong Popeyes, merong Bonchon and all. So, pabalik na kami ng office kasi tapos na yung 1 hour and 30 minute break namin. Ayan, habang malinaw ako, gusto ko lang i-add. Hindi kasi, yung pinupuntahan namin is malapit sa Michikoshi Mall. So, it's good thing na may bago silang brunch dito malapit sa office namin. Kasi nga, syempre, maglalakad lang kami at kung gusto namin mag-sangyup, nandyan lang siya. At hindi na kami pipila, that's the best part. Kasi dun sa isa, as in, kailangan mo magpa-reserve or madaming tao dun, pipila ka talaga. And ang maganda dito, since bago siya, ang linis ng place, yung service nila, ang bilis. Kasi nga, walang masyadong tao. Tapos iba yung meat nila, yung cut ng meat nila dito. Although, ang disadvantage, madaling masunog. Yun. So, kailangan mong i-adjust yung lakas ng ano. Ng, ano tawag doon? Lutuan. Tapos, merong cubicles. So, pwede kayong mag-chismisan. Unlike doon sa isang branch na pinupuntahan namin. Exposed na exposed. Walang masyadong privacy. Tapos, amoy na amoy. Talaga, pag lumabas ka, unlike dito, hindi. Like, as in. So, yeah. Gusto ko na tong, ano nila dito, brunch nila dito. So, kahit siguro, hindi ako mag-office, sasadyain ko siya. So, yeah. Thank you so much for joining us. I'll see you again on my next episode. Bye!